Sa kasamaang palad, marami ang nabola at napaniwala sa posisyon ng Pangulo sa isyung ito. Kitang-kita naman po natin na salungat at ibang-iba na ang ipinangako niya noong kampanya, ang posisyon ng Pangulo ngayon, makaraan ang eleksyon at matapos na siyang maluklok sa pwesto. The President instead has taken a defeatist stance and openly signaled China to go ahead with whatever it intends to do in the West Philippine Sea. Ito'y maliwanag na makikita sa mga ilang nakaraang sumusunod na kaganapan hinggil sa usapin ng pambansang teritoryo. July 12, 2016, nang lumabas ang desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration, desisyong pumabor naman sa Pilipinas, isinentabi lamang ng Pangulo ang panalong may malakisan ng bentay sa ating panig. Sa halip na patuloy na igiit ang ating karapatan sa mga nasabing teritoryo, pinili ng Pangulo na tahasang bitawan ang mga napagtanggumpayan na natin, bunga ng isang legal at mapayapang proseso. Kumbaga sa basketball, hawak na natin ang bola pero hinayaan pa nating agawin pa. Mapapaisip ka tuloy, hindi kaya benta ang laro. September 13, 2016, iniutos ng Pangulong Duterte sa ating Armed Forces na huwag nang makilahok sa anumang pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang United States. Ang ganitong utos ay nag-iimbita lalo ng illegal na pagpasok ng China sa ating mga teritoryo tulad ng nakaraang hakbang nito. Ang kaibahan nga lang ngayon ay hayagang hinahayaan ng Pangulo mismo ang ganitong mga illegal na pagpasok sa ating teritoryo.